Magandang buhay! Today's recipe, isa na namang napakasarap na ulam Pinoy ang ating lulutuin. At sigurado kong magugustuhan nyo at tamang-tama to sa maulan at malamig na panahon. Magluluto tayo ng beef puchero. Magpainit lang ng konting mantika sa kaserola o sa kawali na ating paglulutuan, tapos gisa natin yung ating sibuyas. At gumamit po ako rito ng sibuyas na puti. Ngayon, pag nasa Pilipinas kayo at medyo mahal yung sibuyas na puti, yung pinakamura na yung pwede nyong gamitin. Tapos sunod na natin yung ating bawang, at yung bawang natin ay tinadtad lang natin yan ng pinong-pino. Gagawin natin dito ay igigisa lang natin yung ating bawang hanggang maging light brown yung appearance. At yung sibuyas naman natin ay maging translucent at yung naaamoy nyo na yung bango nito. Siguro mga 2 to 3 minutes nating igigisa. Moderate flame. Tapos pag okay na, lagay na natin yung ating dahon ng laurel at pamintang buo. Sangkutsa lang natin saglit, siguro mga 15 seconds. Tapos pwede na natin ilagay yung ating karneng baka. At gumamit po ako rito ng knuckle. At pinahiwa ko lang yan ng katamtamang laki. At may kasama yung konting taba at konting litid. Ngayon, pag pinakuluan natin yan mamaya, lalabas yung sarap at mapupunta doon sa ating sabaw. Sangkutsa lang natin yung ating karneng baka hanggang maging brown yung appearance. Siguro mga 4 to 5 natin itong ibibraise. From time to time, haluin natin para talagang pantay yung pagkakasangkutsa natin. Tapos lagyan natin to ng patis. And by the way, para sa kumpletong detalye at listahan ng mga ingredients ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Haluin lang natin saglit. Tapos lagyan natin to ng konting toyo. Yung purpose ng toyo yan, para yan yung magpapatingkad ng ating sabaw mamaya, or tawag natin yan mamaya ay sauce na. Pag nilagay na natin yung ating tomato sauce mamaya, ay tutulong yan para tumingkad yung kulay, para maganda tingnan. Tapos gagawin natin dito ay lalagyan na natin ng tubig. At maglalagay lang ako rito ng mga 2 litro. Kasi gagawin natin dito ay pakukuluan natin yung ating karneng baka ng 1 oras or hanggang sa lumambot yung karne natin. Ngayon, depende po yan sa quality ng karne na inyong nabili. Ngayon, pag medyo matigas pa after 1 hour, pwede nyo naman i-extend hanggang sa lumambot yung karne ng baka. After 1 hour, check natin. Malambot na yan. Haluin natin saglit. Malambot na siya. Yung gusto ko kasi medyo nang naghihiwa-hiwala yung hibla ng ating karne. Gagawin natin dito ay lalagyan natin ng asukal. Lagyan natin ng asin. Tapos maglalagay tayo rito ng flavor enhancer at maglalagay tayo ng 1 pirasong broth cube at beef yung ginamit natin. Beef flavor. Tapos lagay na natin yung ating patatas at yung carrots natin. At isabay na rin natin yung saging saba natin. Masarap yung puchero pag medyo marami yung carrots, marami yung patatas, at marami yung saging. Haluin natin saglit, lubog natin. Tapos gagawin natin dito ay tatakpan natin at isi-simmer natin moderate flame for 15 minutes. After 15 minutes, malambot na yung ating patatas, yung ating carrots, at yung ating saging. Lagay na natin yung ating white beans, or tawag dyan ay kidney beans. Ngayon, bumili lang ako ng nasa lata. Ngayon, kung meron kayong available dyan, pwede nyo nang isabay sa pakulo sa baka. At sinama na rin natin yung ating tomato sauce. Ngayon, para pag gusto nyo pa ng mas masarap o mas malasa, pwede kayo gumamit ng pork and beans. Instead na gumamit kayo ng kidney beans at tomato sauce, pwede na kayo gumamit ng pork and beans. Lagay na natin yung ating baguio beans, yung ating red at saka yung green bell pepper.
Tapos lubog lang natin to. Tapos takpan natin ulit at ipakukulaan natin for another 5 minutes. Ganun pa rin, moderate flame lang. After 5 minutes, hindi pa talaga malambot yung ating green beans at saka yung red bell at saka yung green bell. Maganda kasi yan pag kinakain mo, medyo may crunch pa ng konti. Lagay na natin yung ating dahon ng Chinese cabbage or tawag dito ay Baguio Pechay. Takpan lang natin for another 3 minutes. Tapos nyan, pwede nyo nang i-transfer yan sa serving bowl at pwede nang i-enjoy yung ating napakasarap na beef pochero. At sigurado po ako na gusto nyo yung ating recipe sa araw na to. Please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Salamat sa panonood at ito ang kusina ni Dan Levy.